Office. At sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo po kalimutang mag-like and mag-subscribe sa aking channel. At huwag niyo po kalimutang i-hit ang notification bell for more updates of my videos. At eto po mga ka-verse ang mga sangkap ng ating lulutuing bowlface. At makikita niyo po sa description box ang kumpletong listahan ng ating lulutuin. At eto mga ka-verse ang sangkap ng ating lulutuin ng ating baga or lungs. 1 kilo po siya. Pinakuluan ko na po siya ng may luya at asin. At eto po, hiniwa ko na po siya ng maliliit. Ayan po siya. 1 kilo po yan. And then, ang bell pepper po. Ito po. 1 buong bell pepper na malaki po yan. 3 carrots po na maliliit. 1 buong bawang. 1 buong malaking sibuyas. At 1 beef cube. Toyo. 1 cup of vinegar and 3 tablespoons of black pepper and 2 tablespoons of chili flakes po. Pwede rin po kayong gumamit ng sili kung gusto nyo po ng maanghang po yung ipang ilalagay nyo po sa inyong bowlface. At pwede rin po kayong maglagay ng atay ng baka. Hindi po ako nakabili kasi ng atay ng baka. Kaya yan lang po. At mga ka-verse, umpisahan na natin ang pagluluto ng ating bowlface. Tara na po at samahan nyo na ako. At eto mga ka-verse, umpisahan na po natin ang ating pagluluto ng bowlface. Ayan po, painitin muna po natin ang ating kaserola. Ayan mga ka-verse, mainit na po ang ating kaserola, pwede na po natin siya lagyan ng mantika or cooking oil. Ayan, and then hintayin po natin uminit yung mantika. At yan mga ka-verse, mainit na po ang ating mantika, pwede na po natin ilagay ang ating bawang sa medium heat lang po siya para hindi po masunog ang ating bawang. Hindi po mabigla. Ayan mga ka-verse, lukuin lang po natin ang ating bawang. At pag medyo nag-brown-brown na po yung ating bawang, pwede na po natin isunod ang ating sibuyas. Lalagay na po natin ang ating sibuyas. Lutuin lang po natin ang ating sibuyas. Ito mga ka-verse. Naluto na po ang ating sibuyas at yung bawang. Pwede na po natin isunod ang ating baga or lungs ng baka. Ito po. Piliwa na po yan ng maliit. Thank you.
medyo may medyo matagal nga lang po yung paghiwa ko ng baga, ng baka. Oh no. Pakuluin lang po natin siya ng sabi. And then balikan po natin siya after 2 minutes po. Ayan, pagkalipas po ng 2 minuto, pwede na po natin ilagay ang ating paminta. Yung dinurog na paminta, black pepper po. At yung chili flakes. And then, haluin po natin siya. At ilagay na rin po natin yung ating suka at toyo. Ito po ang toyo. Lalagay na po natin siya. At ang ating suka. Hayaan lang po natin siya hanggang sa kumulo po ang ating niluluto. Balikan po natin siya pagkaraan ng 5 minuto. Takpan po natin siya. Habang hinihintay po natin siya kumulo mga ka-birds, ilagay na po natin ang ating beef cube. Para matunaw rin po siya. Para mas lalong dumagdag po yung lasa ng ating bobis. Mamuo yung lasa ng beef. Ayan po, haluin lang po natin siya. Kung sa palagay nyo po is maasim po yung ating pagkakatimpla, nasa inyo po, nasa inyo pong panlasa. Kung okay na po yung suka, pwede nyo pong dagdagan ng tubig. Para maging sakto lang po yung asim po ng ating bopis. Ayan po, balikan po natin siya maya-maya. At yan mga ka-birds, kumukulo na po ang ating bopis, ating niluluto. Light po natin siya ng konti. And then, ilagay na po natin ang ating hiniwang carrots. Ito po siya, iniwana rin po natin siya ng maliliit, kagaya po ng ating bobis, yung ating baga. Ayan mga ka-birds, hinugasan na rin po ito. Ka-birds, ilagay po natin lahat ang ating carrots. And then, haluin po natin siya. Nasa inyo rin mga ka-birds kung gusto nyo ng maraming carrots na ilagay. Ilagay na rin po natin ang ating bell pepper. Ito po ang ating bell pepper. Ilalagay na po natin siya. Ayan mga ka-birds, at haluin po natin. Ka-birds, habang kumukulo po ang ating bowpiece, ilagay po natin ang ating laurel. Ito po.
di ko lang po siya na ilagay po kayo na, dahil nakalimutan ko. Pero yan, nasa inyo rin po kung gusto niyo po lagyan ng daon ng laurel. Ito po. Ayan po, ililit-ilitin ko rin po siya. And then, haluin po natin siya. Nasa nyo rin mga ka-burst kung gusto nyo pong lagyan ng oyster sauce. Pwede rin po siyang lagyan ng oyster sauce. Ayan mga ka-burst, at pagkaraan po ng 5 minuto, balikan na po natin ang ating niluto. Buksan na po natin siya. Ayan po. At lagyan po natin ng patis or fish sauce. 2 tablespoon po ng patis. Ayan, at aluin po natin siya. At hayaan lang po natin madrain yung sabaw ng ating bowl piece. Medyo matuyo po siya. Pagkatapos po nun, luto na po ang ating bowl piece. Tikman nyo po kung okay na po yung lasa niya. At ayan mga ka-burst, balikan po natin ang ating niluluto. Buksan po natin siya. Ayan. Dinagdagan ko po siya ng chili flakes at paminta. Dahil para sa akin parang kulang pa yung anghang ng ating bow piece. Haluin po natin siya. Para hindi po siya maputla mga ka-burst, pwede po natin siya lagyan ng food color or ng atswete. At palalagyan ko po siya. Dahil wala po akong atswete, lalagyan ko na lang po siya ng food color. Konting food color lang po. Nang medyo mamula-mula ang ating niluluto, hindi po siya maputla. Ayan mga ka-burst. Nagmukhang masarap po lalo ang ating bow piece dahil sa nilagay nating food color or atswete. Ayan po. Hintayin na lang po natin siyang mag-dry at papatay na po natin siya. Luto na po siya. At yan mga ka-burst, luto na po ang ating bow piece. Ayan po siya. Pinatay ko na po ang ating lutuan. At pwede na po natin siyang kainin. At yan mga ka-burst, natapos na po nating lutuin ang ating napakasarap na bowl. Ngayon mga ka-burst, at ako'y magpapaalam na po. Bago po tayo magpaalam mga ka-burst, mag-shoutout muna po tayo sa ating mga viewers. Sa lahat ng Grand Matrin Ladies, mega love shoutout po sa inyo. God bless po sa inyo. Lalong-lalo na po kay July V or Jules. Hello sa'yo. Mega love shoutout sa'yo. Hindi ko na po kayo isa-isa-y. Pagod na ang inyong mga sa pagluluto. At kita-kita po tayo ulit sa ating susunod na video. Maraming salamat po sa pagsama at sa panonood sa aking video. Huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa aking channel. At huwag niyong kalimutang i-hit ang notification bell for more updated videos. Thank you for watching. Bye! God bless everyone!